Hello, mga kabalbas. So, ito. Kinuha natin ngayong araw na to, 2021 model na KTM 390 Adventure. Ito siya. Kanina lang natin na ano ba to? Basta 'yon, nakuha natin kanina. Ayan. And then ra-ride natin 'yan for test ride mamaya. Okay, mga upgrades nito nakuha ko, ito, ayan. So nag-install na siya ng ilaw. Mamaya papakita natin kung gaano kalakas. Tapos crash guard. Ayan, yan yung upgrade, crash guard. Ito naman stock to sa 390 Adventure. Ito stock, and then adjustable. Alam ko ito yan, pinipihit lang dito. So ito yata sagad na, o pwede pa ibaba o pwede pa itaas. So, ayan. And then stock exhaust, and then naglagay din siya ng top box na merong holder to ng hawakan ng OBR. And then etong ano to, parang mud, sa mud yan, sa putik. So extension yata yan, pero tatanggalin ko yan. Medyo hindi ako fan ng ganito . Ito lang naman pagtanggal niyan . So 1 yung bolt na yan, saka to 2. Tapos naka-spool na rin siya para kung meron kayong stand. Medyo madumi lang, hindi ko pa nalilinis. So, yan yung ilaw, yung top box. Buksan natin yung top box para makita niyo loob. Ganda nung ano pali yung yan, sariwang-sariwa yung top box . Hindi pa gamit masyado. Actually, hindi binili niya 'to, tapos hindi raw niya nilagay. Nakakatuwa ito. Lalagyan ng KTM, ready to race. Ganda. So, yung top box, freshness pa 'yan. Talagang sinama na niya dun sa deal namin. And then ito pala. Ito rin tatanggalin ko, tong rubber na 'to. Tornilyo lang naman 'yan sa ilalim . Size 10 yata. Kasi ito pag maulan, nag off-road ka, medyo madulas yan pag nabasa. So ayan, lilinisin natin yung chain. So all stock. On natin para makita nyo yung ano. Okay, mileage pala nito yung nakuha natin. Dali, pakita muna natin. So ito. Okay, mileage is ready to race. Yeah, 1,600, kita ba? 72 kilometers. So, kill switch on and off, neutral, start. So, yung ABS pala nito saka yung traction control lagi na. Tapos, kita niyo yung sa temperature 1 2 3 4. Actually, napansin ko mula nung kinuha ko hanggang inuwi ko dito. Ano? Andyan lang siya sa pang-apat. Birang-bira siyang sumampa doon sa pang-lima. Tapos, kita ba yung fan? Dalawa yung fan. Isa dito, then, isa sa kanila. Sa kanan. So, yan yung ilaw niya. Ito, high beam. Ito naman yung, yan. Ayan yung dinagdag. Ang ganda, di ba? So, sa gabi, kitang-kita ka. Kanina, niride ko yan ang lagi nakabukas . So, bright. Tapos, meron din siyang hazard. Ito yung pinakabit na switch. So, ayan, So, nasa pang-apat na bar lang siya. So, in-installan na rin siya ng hazard. Kasama dun sa switch ng ilaw. Yun. Okay. Thank you.
Oh, good afternoon. Good afternoon. Si Sir Joel, na-meet ko sa, nag-chat kami kagabi. Tumitingin kasi ako ng KTM 390 at Metro. Yeah. Eksakto, ako taga dito sa Camellia. Siya, Molino 3. So, Molino 3, Molino 4, malapit lang. So, kaninang umaga, pinuntahan ko yung motor niya. Nagulat siya. Na agad-agad daw. Inuwa ko. So, eto na ngayon. Yeah. Ayan na siya. Ayan na yung 390 Adventure. Pero si Sir Joel, nag-iisip naman siyang bumili ng isa pang adventure bike. Oh. Okay, so ang choices mo is? Honda CB500. 500X. Saka yung Venturi. Saka yung Bristol Venturi. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda, test ride. Yun. Yun ang the best. Para hindi ka magkamali. Dapat pala, Venturi na lang. O dapat pala, ganito na lang. Diba? Tama. So, yun, shout out kay Sir Joel. So, naging tropa na rin to. Pag nakakuha siya ulit ng adventure, eh, dadali na natin to sa Boodle Ride sa... Ayun. Sige, sa mga sige, off-road, sige. Alright, Sir Joel, thank you very much. Fast and swift transaction. Napakabayin. Alright, thank you very much. So, thank you. Ma-plug muna natin to adventure. Eh, diretso ride. Alright. Thank you. Bye-bye. Hello, good morning mga kabalbas. So, ito niraride natin ngayon na KTM 390 Adventure. Actually bagong kuha natin 'to ngayong araw na 'to. So, kanina sinilip ko, actually kagabi ka-chat ko. Eh buti na lang malapit lang dito sa bahay natin. So kanina nga tinignan natin tapos binalikan ko na lang, kinuha ko ngayon. Mileage niya is 1,649. So hindi siya masyadong gamit. Tapos may konting upgrade na rin, naglagay si Sir Joel ng back sa likod. Tapos meron na siyang crash guard. Tapos nilagyan na rin niya ng ilaw. So okay na din. Tapos mayroon pang kasamang elbow. Yung elbow yata nung sa midpipe. Ayan. So, tapos yan. Testing natin ilaw. Ayan. Oh. Yan yung ilaw niya. Ganda. Malakas. Uy. So, okay na rin. Ninibago tayo sa KTM. Kailangan pala to. Laging i-first gear. And then yung height, medyo mataas, a-adjust pa natin ng konti. Meron pang konting adjustment sa pinaka-lowest setting niya. So, dito tayo sa Daang Hari. Ito tayo ng Alabang, may titignan lang tayong isang motor din doon, Triumph na Trident. Sa tropa natin. Alright, sabay testing na rin itong adventure. Alam mo, ibang-iba talaga pag naka-adventure bike ka eh. Very relaxed. Upright position, hindi kagaya ni Duke 390, medyo aggressive pa rin ng konti yung riding position. Dito talaga, sarap. Tapos, ang taas. Siyempre, adventure. Iba yung clearance niya. Ulang na lang dito, exhaust, medyo tahimik. Papakalkal na lang natin or baka may murang mga slip-on pipe. Effective kaya yung ano? Bumili ako nung ano eh, mic fur. Sana effective siya. Mabawasan yung wind noise. Sarap na adventure bike. Shout out weekend riders. Adventure bike naman. Ay, next na pala yun. Shout out kay Boss Ro. Ay, shout out Roger. Alam ko, nakapila ka na dun sa Tiger 660. Triumph Tiger 660. Nakapila na po siya. Para kompleto na line up. Cruiser, naka Harley. May Vespa. Hindi, adventure bike. Ang sarap. Iba talaga yung hangin, sarap pag nagra-ride. Lalo na yung mga gantong oras, malamig na.
Yung power dito nga 390, alam ko mas medyo tame ng konti kaysa doon sa Duke saka RC. Mas parang yung torque niya or yung horsepower niya mas medyo mababa ng konti. Kasi sa Duke, pag binigyan mo talaga medyo parang tinatapon eh. Dito sakto lang ang power. Ayan o, very relaxed yung position mo talaga. Kaya yung iba sinasabi nila, totoo kaya yun, pag tumatanda na raw, pupunta na sa adventure bike. Eh, actually, sa tingin ko, hindi naman. Kumbaga, yung maraming pera, merong sports bike, may cruiser, may adventure, di ba? So, marami naman tayong kilalang ganun eh, na meron silang iba't ibang ginagamit na motor para sa iba't ibang klaseng ride. Di ba? Kasi, mas na-enjoy nila yung grupo kasi syempre minsan may nagyayaya ganitong ride. O kagaya kanina umaga, may birthday party yung weekend riders. O Vespa ride naman sila. Naka Vespa kanina. Di ba? So talagang ano, enjoying riding motorcycles. Ngayon yung helmet ko, ayan o. Evo DX7, bagay na siya ngayon sa adventure bike. Kasi pag naka-Harley ako, ganito rin ang helmet ko eh. Eh, iba nagtatanong bakit daw nag-ride ako ng Harley, adventure ko, yung helmet ko pang adventure. Eh, sinasabi ko naman sa kanila, para sa akin, every ride is an adventure. Saka syempre, syempre nagbablog tayo, matatandaan din ng iba yung ginagamit nating helmet. Uy, ano yun? Lambo, oh. Ayun, oh. Ito baka makuha na. Walang-wala. Comment ko lang dito sa Evo helmet. Hindi ko lang alam sa iba, medyo maingay lang siya sa loob. Kasi siguro binubuksan ko yung mga vents para malamig. Medyo maingay lang siya. Yung HJC kaya, yung kagaya ng gamit ni J-Mac. Tama-tama yun, no? Puting helmet! HJC! Tagal na natin pangarap yung helmet na yun. Di ba, pag nag-monetize tayo dito sa YouTube, baka makatikim tayo ng HJC helmet. Pareho ni J-Mac. J-Mac in the house. Idol natin yan, si Boss J-Mac. Napakabait niyan. Natin, sarap talaga gumamit ng adventure bike. Kaysa dun sa dating Duke, ito talaga very relaxed. Pero yung power ng Duke, iba kaysa dito sa adventure. Yung Duke talaga, torquey. Ito, syempre ginawa siguro ni KTM yan na alalay lang yung torque. Syempre pag nasa off-road, para hindi tayo nabibigla o tumitilapon sa sobrang lakas ng torque. So ito yung ating 2021 KTM 390 Adventure. Ayan o. Dito na po natin tatapusin ating vlog. Thank you for watching. Always remember, please subscribe, watch, like, and share. Thank you very much. Peace out.